Magandang umaga po at maligayang pagdating dito po sa simbahan ng Manawag. Ngayong araw po napakinggan natin ang kwento ni Bartimeus. At sa atin pong ebanghelyo, meron po tayong pagninilayan. Tatlong salita. Una, maghintay. Si Bartimeus po ay bulag. At naghihintay siguro ng mga tao na magbibigay sa kanya ng tulong. Doon po siya sa kalsada, namamalimos. Siguro matagal na rin siya doon nagmamalimos. Matagal na siyang bulag. At matagal na siyang naghintay. Kayo po ba? Ano po ba yung hinihintay ninyo? May hinihintay ba tayo na darating sa atin? May inaasahan ba tayo? Siguro ang ilan sa atin, sinasabi, Lord, 40 na ako. Wala pa po yung jowa ako. Na-traffic po ba? Pakisabi, pakibilisan. Siguro yung iba sa atin, naghahanap ng trabaho, Lord, ano na? Anong petsa na? Magpapasukan na naman. Wala pa po akong trabaho. Mag-ready na po ako dapat na pang-matrikula ng mga anak ko. Lord, ano na? Hindi pa rin ako nananalo sa loto. Ang dami nating hinihintay. Kaya't ang susunod siguro na salita na ating pagninilayan, magmakaawa. Nung dumating si Jesus, anong ginawa ni Bartimeus? Sinabi niya, Lord, Jesus, Son of David, have pity on me. Kaya't sa ating paghihintay, minsan kailangan natin na magmakaawa. Magmakaawa ka. Dahil along the way, habang tayo naghihintay, makikita natin ang ating kahinaan. Makikita natin yung hindi magandang bagay sa ating sarili. At kapag nakikita natin yun, tayo'y nagkakasala. Kaya humingi ka ng pagmamakaawa ng iba. Di ba minsan, kapag tayo po ay talagang nasa punto na ng kawalan ng pasensya, nagtatantrums ka na. Ano ba? Bakit hindi pa rin dumadating? Dahil sa iyong paghihintay, nawawalan ka na ng pasensya. Nagdududa ka na. Hindi ka na naniniwala. Totoo ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? Sinasayang ko lang bang oras ko? And along the way, we fall. Kaya't minsan, pero nagtanong pa siya. Sabi niya, what do you want me to do for you? Anong gusto mo na gawin ko para sa iyo? Kaya't nagmakaawa si Bartimeus sa ating Panginoon. Kapag kayo hindi na naiintindihan, the more na dapat tayong magmakaawa sa iba. Because there will be someone who will understand us later on. Kung akala ninyo hindi na kayo maintindihan, kung akala ninyo kayo ay talagang pain para sa ibang tao, kung siguro iniisip natin na sinasayang lang natin ang oras nila at ayaw na natin silang gambalain at gusto natin sarilihin na lang ang lahat ng ating mga nararamdaman, sarilihin na lang ang lahat ng sakit na ating hinaharap sa buhay. Sinasabi ng ating Panginoon, ano bang kailangan mo? Kaya't magmakaawa ka. Nang sa gayon, alam nila kung paano katulungan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong sarilihin lahat ng problema sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, dapat
ikay palaging malakas. Minsan umiiyak ang tao, hindi dahil mahina sila. It is because sometimes, nagpanggap silang naging malakas sila sa mahabang panahon. At ang sakit-sakit na. Kaya umiiyak sila dahil pagod na silang magpanggap na maging malakas. Kaya't huwag mong sarilihin ang problema. People will understand you. There will be someone who will not give up on you. Pero sana sabihin mo, pag makaawa ka. Noong ako po'y naging Dominican, ang una naming ginawa ay humingi ng awa. Kami po'y dumapa. Sabi ng master ng provincial, "What do you seek? Anong hinahanap mo?" At ang aming sagot, "God's mercy and yours." Awa ng Diyos at awa ng aming community. And they will understand that sometimes you will fall. Sometimes you will commit mistakes. Sometimes, ikay magkakasala. Pero sana magmakaawa ka. Magmakaawa ka. Alam mo namang merong iintindi. They will not tolerate you. Pero for sure, they will understand you. And because of that, they will know how to help you. Kapag tayo po'y nagmamakaawa, ibig sabihin tayo'y dapat maniwala. Nung si Bartimeus, tinanong ni Jesus, "Ano bang gusto mo na gawin ko para sa iyo?" Sabi niya, "I want to see." "Lord, gusto kong makakita." At siguro minsan, sa ating paniniwala, dun tayo makakakita. Kapag naniniwala ka, makikita mo kung bakit nangyari. Kaya pala ako naghintay ng matagal. Kasi merong darating. Kaya pala nangyari sa akin to. Kasi ganito ang mangyayari para sa akin. Kaya pala hindi siya ang binigay para sa akin. Kasi merong tao na mas mabuti, na mas maganda, na mas karapat-dapat para sa buhay ko. Kaya pala hindi ito binigay sa akin siguro dahil baka magiging mayabang ako. Kaya siguro hindi pa ako nananalo sa loto kasi baka magiging suga pa ako. Kapag tayo naniniwala, makakakita ka. Everything will be clear. Everything. You will see that they fall in God's hands, in God's time, in God's right timing. Kaya pala. Kaya siguro minsan, ang mga tanong natin ay hindi bakit, kundi mapapalitan ito ng kaya pala. Kaya pala. Hindi ka na magtatanong, "Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganun?" But when we believe, we will see everything. We will see especially what God has planned for us. At mapapasabi ka na lang, kaya pala. Kaya pinapaalala sa atin ni Bartimeus, maghintay kasi merong darating. Maghintay ka. May darating na tulong. Maghintay ka. Merong right timing para sa lahat ng bagay. Magmakaawa ka. Dahil sa mga pagkakataon na ang kasalanan mo ang iyong nakikita, na ang tingin mo ang liit-liit na ng sarili mo, na tingin mo na wala nang tao makakaintindi sa'yo, magmakaawa ka because there will always be someone who will understand you. There will be someone who will not leave you.
There will be someone who will stand by your side, not to tolerate you, but to accompany you along the way. Pag makaawa ka, para malaman nila kung paano ka tulungan. Maniwala ka. Maniwala ka. Dahil sa paniniwala, makakakita ka. At ang mga tanong mo ay hindi na bakit. At ang iyong sasambitin, kaya pala. Please all stand.